Hi, Mom. Is that okay? Nakikita mong lahat ng ito, Paul? Your company. Your life's work. At lahat ng ito, mapupunta sa inyo, magkapatid. Sa inyo ni Hannah, Paul. Yan ang isang dahilan kung bakit gusto kong maintindihan niya, malaman niya kung saan siya talaga galing, kung sino siya talaga. I want her to have the life that she deserves. Tama yung naging decision ko kay Hannah? Oo naman, ate. Kung kay Hannah lang, ha? Tsaka sa tingin ko nga, eh. Ito si Hannah, ayaw rin pumunta kay ABL, eh. Tsaka sinasabi ko naman sa'yo, ate, hindi mapapagkatiwalayan si ABL na yan. Kaya naniniwala ako na tama rin yung ginagawa mo para kay Hannah. Salamat, Dimas, ha? Kailangan ko talaga ang suporta mo, eh. Kasi makakalaban natin si ABL kung sakali magmabuto sa korte. Martha, may gusto akong sabihin sa'yo. Tungkol saan? Alam mo naman na marami kami pinagdadaanan ni Mama ngayon, di ba? Yung kay Roman, yung kay Hannah. At kung maapektuhan man yung kasal natin, kung kailangan mo ng konting oras para maayos mo ng lahat, okay lang ba sa'yo? Kung sakali man, i-delay natin ang kasal natin ng konti. Of course. Of course, babe. Nag-iintindihan kita. Tsaka, baka nga tama ka. Doesn't feel right na magpapakasal tayo tapos mga nangyari sa pamilya mo. At tsaka, sa kabila ng lahat, hindi na aapektuhan ang pagmamahalan natin sa isa't isa. Di ba? Marta, sobrang salamat. Isa yan sa mga gusto ko sa'yo. Thank you. At siguro mas pabuti nga to. Para at least, maplansya muna natin ang lahat before we tie the knot. Of course, babe. Amika, atin na kita. Okay. Let's go. Daniel, ang ibig mo ba sabihin si AVL ang tunay na ina ni Hannah? Eh, si Hannah Nathaniel. Kumusta siya? Andiyan ba siya? Pwede ba siya makausap? Okay lang ba siya? Nasa kwarto po siya, Kuya Joshua. Gusto daw po niya muna makapag-isip-isip. Sabi po ni Nanay Beth, hayaan daw po na natin siya makapag-isa. Tama si Aling Beth, Joshua. Hayaan na lang muna natin si Hannah. Huwag na natin guluhin ang pag-iisip niya. Sige, ganito na lang, Nathaniel. Sabihan mo si Ate Hannah mo na pag kailangan niya ng kadamay, andito lang ako. Text niya ako, pupunta ko siya agad, ha? Sige po, Kuya Joshua. Sasabihin ko po sa kanya. Nathaniel, anak. Si Nanay Beth mo, kamusta? Andiyan ba siya sa loob? Alam ko, hindi madali ang pinagdadaanan niya ngayon. Baka pwede ko siyang makausap. Baka pwede ako makatulong sa kanya. Opo. Kuya, we have a situation. Ano yan? Alam mo naman yung nangyari kina AVL at Paul, di ba? Namatay si Mr. Roman at yung tungkol kay Hannah? Yeah. Alam ko. Bakit? Malaki ba maging epekto nito sa atin? Well, kasi kausap ko si Paul kanina at sabi niya, most likely, baka madelay yung wedding namin. Pero hanggat hindi lang naayos ang mga issues na to. Tapos na kay Mr. Roman, di ba? Paano pa ito naging issue sa kanila? Ewan ko. Baka gusto ni AVL palampasin muna mga issues na to clear her head. Pero kuya, ang problema natin si Hannah. Kung itutuloy ni AVL ang legalities to win her custody over, baka
kayong batang yun ang makakalaban pa natin sa kabuuan ng yaman ni AVL at people. Kaya dapat bilisan natin paggalaw natin, Martha. Kailangan malipat natin lahat ng yaman ni AVL at people sa kumpanya natin bago pa mapamanahan ni AVL yung hana na yan. You better stick to the plan. Doc Rachel, nabanggit na pala po sa inyo ni Nathaniel yung sitwasyon po namin dito kay Hannah. Eh, baka po matulungan nyo kami sa trabaho po ninyo sa foundation. Sigurado meron po kayong experience tungkol po sa mga kaso-kaso ng magulang na gustong bawiin yung anak. Aminin ko sa inyo, Aling Beth. Medyo marami ho kasing kinukonsider na factors ang korte pagdating sa pag-ampo ng isang bata. Ilang taon na ho ba si Hannah? 16 years old na po siya, Doc. Ayun, malaking factor ang edad. Ang alam ko ho kasi kung 15 years old and below, ang korte pa magpapa siya kung kaninong magulang siya mapupunta. Pero ngayon ho, na 16 years old na si Hannah, pwedeng siya na ho yung mag-decide kung sa inyo ho na sa pamilya niya na nag-ampon sa kanya o sa biological family niya. Ayos kung ganun, dahil siguradong tayo naman yung pipiliin ni Hannah. Pero siyempre, depende pa rin yun sa kung gano'ng kagaling yung abogado na hahawak ng kaso ninyo. Nung isang araw nga, kasama nila si Atty. Amante, Doc Rachel eh. Eh baka yun po yung hahawak ng kaso. Eh sino pa bang paghahawakan nila ng kaso ngayon? Huwag mo kayong mag-alala, Aling Beth. Pinapangako ko ho sa inyo, kung matuloy man ho itong battle for custody ninyo para kay Hannah, mag-recommend ho ako ng mga magagaling na abogado. Marami ho kaming kilala sa foundation. Yung mga tumutulong sa legalities ng pag-ampon. Doktora, maraming salamat po ah. Hindi po ako papayag na mapunta si Hannah kay AVL. Ipaglalaban ko po yung anak ko. Huwag lang siyang mawalay sa akin. Ina rin po kayo. Alam niyo pa yung ibig ko sabihin. Ate Hannah, alam ko pong mabigat po yung pakiramdam ninyo. May maitutulong po ba ako para gumaan yung pakiramdam niyo? Salamat, Nathaniel, ah. Kahit papaano, yun pa lang nakatulong ka na sa nararamdaman ko. Pero kasi alam mo, iniisip ko yung nangyari. Dadalhin yung kaso sa korte. Siyempre, ano namang laban ni Nanay kay AVL? Siguradong mapipilitan si Nanay lumaban. Eh sa pera at kapangyarihan pa lang ni AVL, wala nang kalaban-laban si Nanay. Pag nangyari yun, siguradong mamumblema sa akin si Nanay, di ba? Ayoko naman mangyari yun. Ate Hannah, yung sinasabi niyo pong laban sa korte, yun na lang po ba yung naging paraan para maging maayos po to? Anong ibig mo sabihin, Nathaniel? Naisip ko lang po, Ate Hannah, kailangan niyo po ba talagang mamili sa dalawa niyong nanay? Bakit po ako? May Nanay Rachel at may Nanay Beth. Pero di naman po sila nag-aaway. Kayo po, hindi po ba pwede maging dalawa yung nanay ninyo? Meron po kayong Nanay Beth. Pero ang totoong nanay ninyo, si AVL. Di ba po mas masaya yung dalawang nanay? Beth, okay lang po kayo? Okay lang ako, Nathaniel. Alam ko po, nag-aalala po kayo kay Ate Hannah. Pero huwag po kayo mag-alala. Kasi naniniwala po ako na maaayos din po ang lahat. Salamat, ha. Nathaniel? Ano po yun, Nanay Beth? Maraming salamat nga pala sa mga sinabi mo kay Hannah, narinig kita kanina. Sa tingin ko, natulungan gumaan ang loob niya dahil sa mga sinabi mo. Wala po yun, Nanay Beth. Siyempre, hindi lang po si Ate Hannah ang gusto kong gumaan ang loob. Kayo din po, gusto ko din pong makatulong sa inyo para bigyan po kayo ng payapang pag-iisip at para po
makatulong sa pag-iisip niyo ang solusyon sa problemang to. Kung mag-alala na, Nathaniel, ha? Kasi nagawa mo na. Anong dahil sa mga sinabi mo kay Hannah? Sa tingin ko, alam ko nung dapat kong gawin. Ibig mong sabihin, Hannah, yung pag-aaway ng nanay mo tsaka ni AVL ay aabot na sa korte? Oo, Joshua. Eh, kung sakaling umabot nga talaga dun sa korte, siguradong mahihirapan si nanay labanan si AVL. Sayaman nun, di ba? Oo nga naman. Pero wala ka na ba talaga magagawa para hindi na umabot dun? Di ko nga alam, Joshua eh. Sabi sa akin ni Nathaniel, kaysa daw umabot pa to sa korte, bakit daw hindi ko nalang tanggapin na dalawa yung nanay ko? Oo nga naman. Tutal, tunay mo rin naman ang nanay si AVL eh. Okay naman yung dalawa eh. Eh, hindi rin naman kasi ito tungkol sa pagkakaroon ng dalawang nanay, Joshua. Aaminin ko, hanggang ngayon, hindi ko pa rin maalis sa isip ko na yung tunay kong nanay, yun yung nakakaaway ni tatay dati. Eh, baka naman kasi pinungunahan ka lang ng inis mo dyan kay ABL. Tapos dahil pa dyan, hindi mabigyan ng pagkakataon yung sarili mo na makilala siya ng lubusan. Joshua, hindi naman kasi ganun kadali na makalimutan ko yung nangyari sa pagtatalo ni tatay at saka ni AVL. Kapag nga naiisip ko, nahihirapan yung loob ko eh. Na yung tunay kong nanay, salbahe pala. Naiintindihan naman kita eh. Oo, mahirap nga naman. Pero siguro, wala rin namang mawawala kung pagbibigyan mo yung sarili mo na makilala siya bago mo sabihin salbahe siya, di ba? Alam mo, Hannah, ito ah. Naalala ko lang ah, yung mga bata ko nakausap sa foundation. Tapos, sila yung mga iniwan ng mga magulang nila. Pero kahit na ganun yung nangyari sa kanila ng mga magulang nila, alam mo kung ano kakaiba sa kanila. Willing silang i-give up ang lahat, ah, para lang makasama nila yung tunay ng mga magulang. Diba? Wala lang. Baka sakaling makatulong sa pagbuha mo ng desisyon. Mahal, pasensya ka na kung naistorbo kita, ha? Na-realize ko na bilang isang ina, tulad ko, sasaktan din si ABL. Hindi naman niya kasalanan kung bakit nawalay sa kanya si Hannah nung sanggol pa to eh. Kahit siguro sa akin naman nangyari yun, baka mabaliw din ako sa lungkot. Pasensya ka na, mahal, ha? Alam ko, may usapan tayo na kahit anong mangyari, paglalaban natin yung mga anak natin. Siguro talagang ganun nga yung buhay, mahal. Hindi ka makakapag-react hanggat hindi nangyayari sa'yo. Kailangan ko sigurong kausapin ng masinsin at si Hannah para mapagbigyan si ABL at kilalanin si Sir Paul. Wala namang mababago eh. Mahal ako nung... Mahal na mahal ako ni Hannah. Ako pa rin ang nanay niya. Galawin yung kandila, Abner. I can't see you like this, AVL. Sabihin niyo sa akin, meron ba akong pwedeng gawin para mapuwersa natin si Aling Beth para ibigay niya anak niya si Hannah? No, Martha. Thank you for your concern. Pero hindi ko magagawa yun sa anak ko. Eh, hindi ko siya pwedeng... Pwede sa hing gumawa ng isang bagay na ayaw niya. Masasaktan lang siya. Maka dahil doon, kamuhian pa niya ako.
Ayokong mangyari yun. Mukhang tama si Paul. Dapat suportahan na lang natin si Hannah from afar. Ate Hannah, nasa okay na po ba yung pakiramdam niyo ngayon? Nathaniel, salamat sa naging pag-uusap natin nung nakaraan, ha. Mas nakapag-isip-isip ako. Mabuti naman po, Ate Hannah. Naisip ko kasi na medyo naging sarado talaga yung pag-iisip ko. Pinangunahan ako nung nararamdaman kong inis kay AVL. Pero na-realize ko na bakit hindi ko nga siya bigyan ng pagkakataon na kilalanin. Total siya naman yung tunay kong magulang, di ba? Masaya po ako sa naisip niyo, Ate Hannah. Iniisip ko na lang ngayon, Nathaniel, eh si Nanay, baka magtampo sa akin yun. At saka baka isipin niya na mas pinipili ko si AVL kaysa sa kanya. Hannah, hindi naman ganun yung nanay mo eh. Tsaka pinanggagalingan nun, kabutihan. Ikaw naman maging desisyon mo. Maintindihan ka nun. Mahal ka nun eh. AVL, AVL, may bisita po kayo. Tuloy ka. Opo ka. Please, please. Opo ka. Pero Chudimas, ayoko rin naman pong umabot to sa korte. Tsaka ayoko rin naman po ng ganong gulo dahil sa akin. Hannah, kung ano man mangyari dito, huwag mo sisihin ang sarili mo. Wala naman may gusto nito eh. Wala naman may kasalanan dito. Lalong-lalo na ikaw. Kukunin ka na ba nila, AVL? Sasama ka na pa sa tunay mong nanay? Iiwan mo na ba kami? AVL, nandito po ako bilang isang ina. At naiintindihan ko po na matindi ang pinagdaanan niyo pagdating sa anak mo si Hannah. Patawarin niyo sana ako kung naging makasarili ako noong una. Naiintindihan naman kita, Beth. Alam ko naman yun ang magiging unang reaksyon mo. Actually, ako rin gusto kong humingi ng tawad sa'yo. Alam ko kahit matagal na hindi ko nakasama si Hannah, hindi ko dapat na pinipilit ang sarili ko sa kanya ng ganun. Alam kong ikalulungkot na yun. Nandito po ako para sabihin sa inyo na nawiling na akong kausapin si Hannah para mapagbigyan kayo. Para kilalanin niya muna kayo bago siya gumawa ng desisyon. Ginagawa ko lang naman to dahil sa sobrang pagmamahal ko kay Hannah. Gusto ko makapamili siya. Baka kasi pinipilit ko lang yung sarili ko pero hindi ko na siya nabibigyan ng magandang buhay. Hindi mo alam kung gaano ka-importante sa akin to. Malaking bagay sa akin to, Beth. Huwag ka mag-alala. Aalagaan ko mabuti si Hannah. Siya pa rin naman ang masusunod. Kaya kahit anong maging desisyon niya, pinapangako ko sa'yo. Susubukan kong bigyan siya ng magandang kinabukasan. Thank you, Beth. Ikaw ang nagturo ng tamang landasin sa puso. Nay! Nay! Maka ng Diyos. ABN. ABN. Hannah? Anak? Anak, makikiusap sana ako sa'yo na pakinggan natin ulit si AVL. Bigyan natin siya ng pagkakataon. Okay lang ba sa'yo yun? Gusto ko rin po ay makausap kanina, Nay, kasi
napag-isipan ko po na pagbigyan si AVL. Maraming salamat, Bea. Kilalaan mong ina. Hindi mo alam kung kano mo pinagsaya ngayon. Hindi mo alam kung gaano ko katagal hinintay ang pagkakataong ito. Mary. Anak. Akala mo hindi na dito makikita. Akala ko hindi na kita mahayaan. Ngayon nakita na kita. Magiging isang pamilya na tayo ulit. Hindi na ako papayag na mawala ka ulit. Hindi na, anak. Hindi na ako papayag na mawala ka ulit. Hindi na. Ginagawa mo to para kay Hana. Isipin mo na lamang at tama itong ginagawa mo. Imas kung ito yung tama, bakit? Bakit ang sakit sa akin? Dapat masaya kayo ngayon. Darcy, I'm so happy. This is the happiest day of my life. Darcy, thank you. Thank you so much for always being there for me. Thank you so much for being so loyal to me. Hindi lang ako nang pinapaiyak mo eh. But it's true. It's true, Darcy. From the bottom of my heart, I'd like to thank you. Maraming salamat for everything that you've done for me. Thank you, Marcia. Thank you. Thank you so much. Thank you. You're so loyal. Thank you. Ah, masaya po ako para sa inyo, AVL. Ngayong tinanggap na po kayo ng anak ninyo, sana lang po makita ninyo na sa kabila ng lahat, hindi po kayo pinabayaan ng Panginoon kahit hindi po kayo naniniwala sa Kanya. Dinimig niya po yung hiling ninyo. Isang regalo po itong araw na ito para sa inyo.
galing po sa langit. Nathaniel, kung meron sigurong dapat pasalamatan dito, ikaw yun. Dahil alam ko naman, ikaw ang kumumbinsi sa nanay mo. So, Nathaniel, thank you. Maraming salamat at linapit mo ako sa anak ko. Maswerte po ako. Inalagaan po ako ng isang tulang katulad na nanay. Sana po, maging susi po si Ate Ana sa pagbabago ng puso ni AVL. Baka nakakalimutan niyo yung recording na hawak ni Abner. Tayo ang nagpasuspindi sa kanya. Buti po yata kung umalis na lang ako sa business club. Ano, bakit, Bes? Hindi po ako sigurado kung buo nga po yung tiwala ko sa inyo. Sisiklab na ang mas mainit pang labanan. Nathaniel.